So ang pag-uusapan po natin tulad ng binanggit po natin na ito po ay extreme o ibig sabihin pangkalahatan ng mga ingredients o sangkap ng ating 12 power herbs ay i-discuss natin yung kanilang libu-libong benepisyo, no? Mga kukunting mga benefits lang muna pag-uusapan natin dito, no? Sa libu-libong benefits po ng herbal na mga sangkap ng ating 12 power herbs, no? So para magkaroon kayo ng ito ay recorded, so pwede po ninyo itong i-copy or balik-balikan. I mean, balik-balikan para inyo pong ma-master yung ating mga product, ano, yung raw mats o yung materialis po ng ating product na 12 power herbs. Now, we will start with luyang dilaw. Yan, kasi siya po yung pangunahing ingredients, no, ng 12 power herbs. Now, ang luyang dilaw, mayroon siyang substance na tinatawag na curcumin. Ano ba itong curcumin, no? Ano ba yung pinaka work nito sa katawan ng tao? Actually, sa studies talaga, ang curcumin nakukuha before, no, nakukuha sa studies nila before, nakukuha lang daw sa dahon ng luyang dilaw, no? Pero nung inistudyahan po nila yung laman at balat ng luyang dilaw, lumabas na mas mataas pala ang curcumin content ng luyang dilaw, yung balat mismo, yung bunga mismo, no? So napag-alaman, ang curcumin ay napakalakas pala nito when it comes to cancer problem, no? Ano ba itong mga ibig sabihin ng curcumin? Okay. Para mas maintindihan natin, isa-isahin natin, ano. So ang blood natin, ang dugo natin, mayroon siyang mga molecules, no? Ang mga molecules na to ay lumalaban, no, para sa mga bacteria na pumapasok sa ating katawan. Bumapasok ang bakterya na hindi natin po naiiwasan. Example, hindi lang po sa pagkain, nalanghap natin, no? Yung mga pores ng ating balat, no? Nakakapasok ang bakterya sa ilong natin, sa bunganga natin, sa tainga natin, napakaraming bakterya, no? Directly pumapasok sa sistema natin, Ngayon, itong curcumin ay napakalakas pala nito para patayin yung mga bakterya na to. Now, hindi wala tayong capacity, no? Kahit sabihin natin na mag-mask tayo at gamitin natin, N95 ang tawag nila doon sa mask na pinakamatindi, or kahit anong mask ang gamitin natin, and mayroon pa tayong alcohol, mayroon pa tayong ginagamit para patayin yung mga cancer, still may pumapasok sa loob. So yung mga senaryo ngayon ng curcumin ay nagbibigay siya ng tulong na talagang kumbaga sa ano, full force, no, na tulong doon sa ating blood para maiwasan natin ang paglago o pagdami ng mga bakterya nito. Kasi pag lumaki yung bakterya, dumami yung bakterya, ang tendency mag-accumulate, no, ng maraming bakterya, magiging buhol na siyang magiging dahilan ng sakit na mayroon tayo. Ngayon, para maiwasan yun, ang pinakamatindi palang pag-iwas doon, pinakamatinding magpatay doon, nandun kaagad si curcumin, which is nandun sa substance na luyang dilaw, which is nandun ngayon sa ating 12 power herbs. Okay. Ito pa yung mga ibang chronic. Kawin mo si chronic. Kapag sinayang natin chronic, matindi na. Ibang hindi na basta-basta sakit, no? Naka-epekto na, nakadamay na ng mga vital organs natin, no? Yun yung papatay sa atin, eh. Yung bukol na siyang nag-accumulate, lumaki, dumami ang bakterya, kumalat, pumunta doon sa mga vital organs natin at sinira yung mga tissue ng vital organs natin, like brain, heart, lungs, kidney, liver, lahat po ito, no? Na magiging dahilan para tawagin na itong chronic. Ngayon, para maiwasan, nandun na pala dapat ang luyang dilaw sa atin. Kasi ang curcumin is protektahan kaagad tayo against doon sa mga ganong klase ng bakterya. Para hindi na siya mag-accumulate, para hindi na sila maging bukol. Now, eto.
isa pa sa pinakamatinding nagagawa ng curcumin is yung depression. Depression, nako, guys, alam nyo ang depression, ano? Parang tawag dito, dinamage niya yung buong pag-iisip natin. No? Binigyan niya ng parang dinlangko niya tayo na may magandang buhay pa naman, may magandang bukas pa, pero dahil nga depressed ka na, wala na. Ngayon, anong magiging senaryo ng isang tao? Wala na. Wala na positive sa kanya. Lahat na lang na napifeed doon sa mind niya, ay wala. Wala ka ng pag-asa, wala na, mamamatay ka na, ganito, wala nang ano. Wala ka na nakikitang magandang bukas. That's the reason why, kalamita, no? Winawakasan na lang nilang buhay nila. Para nga hindi na sila ma-depress, hindi na magkaroon ng yan. Okay? So ang tindi pala nito, no, ng curcumin. Why? Kasi napakalaking tulong pala agad doon sa depression. So kung kayo ngayon may dinadanas na depression, very simple pala. Very simple mo, inuminom ka lang ng 12 power herbs. Actually, ang daming testimony sa depression ng 12 power herbs. Napakarami nito. Alam nyo, isa po sa reason bakit lumakas sa summer noon ang 12 power herbs natin. Dahil mayroong isang guro o teacher ng isang school na grabe dumadanas ng matinding depression. No? At talagang ano, makikita mo yung bahay nila, wala nang ano, kumbaga kasi napuntahan namin po yun eh. Wala na talagang buhay yung bahay. Talagang aalis siya, halos hindi na nililigo, pumapunta pa rin ng school, pag-uwi, diretso, wala. Depressed na, matindi ang tama ng depression. So na nakainom itong product natin, nagkaroon ng liwanag ang buhay na lahat pala, no? May kalutasan ng lahat ng mga problema. So, kung ano man yung dinadanas ng mga tao na to, napakalaking tulong pala kagad ang curcumin, ang ating luyang dilaw. Now, Alzheimer. Ano ba yung pinakamatinding ano ng Alzheimer? Actually, no, or dementia. Itong sakit na to, actually wala to sa ano, ha? Wala to sa tawag dito, matalino ka or ano ka, walang hindi mangyayari sa yung ganitong klase ng sakit. Kasi guys, isa sa pinakamagaling na tinamaan ng Alzheimer eh, yung sikat na Hollywood actor, no? No, na talagang ang galing, no? Isa siya pa sa pinakamagaling na aktor, no? Sabi nga ng mga direktor, no? Pag binigyan mo siya ng script, minuto lang nasa sa ulo niya yung script niya. Pero tinamaan ng Alzheimer, no? Pati asawa niya hindi niya nakilala. Pati mga anak niya hindi niya nakilala. Actually, ang Alzheimer may mga sintomas yan eh. No? Nagsisimula yan siya, hindi mo na maalala yung mga gamit mo, personal na gamit mo. No, example, nakasalamin ka na, hinahanap mo pa rin. Diba? Yung wallet mo, hindi mo alam kung saan nakalagay. Nagte-text ka pero hinahanap mo yung cellphone mo. Yung mga ganun, nagsisimula yan dyan. No? Nagsisimula yung parang may pupuntahan ka pero hindi mo alam kung saan. Nagsisimula yan. Ngayon, parang maiwasan agad. Mag-turmeric ka. Kasi ang tindi pala ng curcumin nun, para ibalik yung memorya natin. Sabi nga sa studies eh, pwede niyang ibalik hanggang mula nung 8 years old tayo, yung mind natin napakabilis. Diba yung mga bata, ang mga bata daw, pag tinuruan mo yan ng language, no? Pag dinala mo sila, bawa, ang salita niya Tagalog, dali mo yan sa Visayas o sa Ilonggo, mabilis sila maka-catch up ng salita. Magugulat ka, wala pang isang buwan, magaling na magsalita yan pag nilagay mo nun. Kasi mabilis yung memorya nila, mabilis bumalik. Mabilis makakatch up. So kapag ikaw pala ay full of curcumin, maraming curcumin sa katawan, napakabilis pala nung memorya mo. Mabilis magcatch up. Kaya nga lagi kami may joke nito eh, na kapag may kaibigan ka na pinagkautangan mo, wag na wag mong painumin ng 12 power herbs. Kasi tsak, maaalala yung utang mo. Yan, actually, joke lang natin yan. Ano? Okay. Arthritis in joint pain. Matindi. Alam nyo po, no? Napakarami ng testimony ng ganitong klase ng sakit na gumaling po sa ating 12 power herbs.
Alam mo kung ano kahirap yung mayroon kang joint pain? Yung bang gusto mong ilakad, gusto mong igalaw yung isang party ng katawan mo, hindi mo maigalaw-galaw. Kaya mas gugustuhin mong umupo. Mas gugustuhin mong mag-standby na lang kasi ang sakit pag ginalaw mo. No? Alam mo yung nagsisimula ka ng parang pakiramdam mo, tumatanda ka ng tumatanda. Bakit? Mayroon kang tinatawag na joint pain o arthritis. Imaginin mo kung halimbawa ikaw ay mayroong magandang sasakyan. No? Tapos pag drive mo nang sa magandang sasakyan mo, may arthritis ka. Hindi mo may enjoy. Di ba? Halimbawa, mayroon kayong activity ng pamilya mo. Maliligo kayo sa dagat. May pupunta kay magandang lugar, hindi mo ma-enjoy kasi bawat lakad mo may sakit. Hindi ka makaka-focus ng enjoy. Now, ito pala maganda guys. Curcumin lang pala ang kailangan. Turmeric lang pala, nasa 12 power herbs natin yan. So, ganun katindi, no? Okay, ito pa isa. Diabetes and obesity. Isa na pinakamatinding ano natin, ano, lagi. Actually, ang diabetes po, ako ay consider diabetes, ano, isa simple lang na maling pag-manage natin sa pagkain natin. This is the reason why lumaki ang ating sugar cholesterol sa katawan. Diba? So, madali lang siya. Bakit madali? Of course, even water, basta alam mo lang kung ano yung mga pagkain na pwedeng magpataas ng sugar mo, pwedeng magpataas ng blood sugar mo. So pag naiwasan mo yon and then more water, ang ganda na ng katawan mo. Ito pinakamatindi pa. Mayroon pa lang curcumin, no? Na nandoon sa luyang dilaw na pwedeng tanggalin o i-manage or i-level ang iyong blood sugar. Ito pa, obesity. Pag sinabi natin obesity guys, minsan no, nakakatawa minsan yung mga magulang no, na yung mga anak nila nakikita nila ang taba, ang lusog daw. Ang lusog daw tingnan, pero ang taba ha, obese ha, pero ang lusog daw tingnan. Guys, ang ganda ng 12 power herbs kasi nandoon si turmeric na pwedeng mag-control nitong obesity na to. Guys, grabe po ang ating 12 power herbs. O ito pa, heart disease. Pag sinabi mong heart disease, isa yan sa pinakamalaking problema. Kasi traidor na sakit yan. Traidor. Pag sinabi natin traidor, bibiglain ka lang. Ang dami kong naririnig, ano? Athletic daw, bigla na lang inatake sa puso. Athletic, ha? Sinabi natin athletic, talagang involved yan sa mga physical activities, talagang may mga ano yan, may mga sports yan na talagang nagpapaganda ng kanilang katawan, pero biglang inatake. Kasi ang heart disease, wala siyang ano, no? Hindi siya magpapakita siya na, oy heart, naghihina na ka na. No, bibiglain ganyan. Kasi mayroon ng mga dumaming mga bakterya doon sa daluyan ng dugo, doon sa heart na siyang nagtakip at nagpa-malfunction ng heart. At ang malupit pala guys, ang curcumin, ang pinakamaganda para tanggalin ito. Para pagandahin ang movement ng heart. Grabe, ang tindi pala nitong talagang 12 power herbs natin. No? Actually, pangunahing ingredients o sangkap ng 12 power herbs ang ating luyang dilaw na mayroong substance na tinatawag na curcumin. Okay, o ito palagi ko itong tinuturo. Digestive disorder. Tawag dito. Walang pinipili yan, no? Maging bata ka, malaki ka o ano, basta mali ang proseso ng pagpasok ng pagkain sa katawan mo, mayroon at mayroong disorder na mangyayari sa digestion mo. Okay? So, kaya nga sabi, kailangan mong nguyain ng gusto ang pagkain para maging protektado ka sa anumang mga digestive disorders. Kasi na-grind mo, napalambot mo yung pagkain at hindi magiging sanhi ng pagbara. And in case man na mangyari yan, don't worry guys, mayroon tayong 12 power herbs na mayroon turmeric na may curcumin na siyang maglilinis dito. No? Grabe po yan, napakatindi po no? ng ating 12 power herbs which is mayroon siyang turmeric. Okay, next! Yan!
Health benefits of moringa o malunggay. Guys, grabe din ito. Rich in antioxidant, oxidative, mga kalimitan, pagkain, pollution, no? Ano pa ba? Ang dami, vices, mga bisyo na siyang nagbibigay sa atin ng oxidative sa katawan natin. Itong mga klase ng oxidative na kung saan nagpupulyot sa sistema ng katawan natin. Now, napakaganda pala ng malunggay, ng moringa, kasi napakayaman niya pagdating dito sa pagtanggal ng mga oxidative stress sa katawan natin. Alam niyo ba na ang pinakamatinding kalaban natin sa katawan natin is yung oxidation o paghina ng ating sistema dahil punong-puno na ng mga bakterya. No? Exposed tayo, guys. Exposed tayo. Wala pong ano dito, kahit mahirap o mayaman, kahit naka-aircon ka pa, o kahit sasabihin na natin napaka-healthy pa na yung mga pagkain mo, kahit may pinakamatindi ka pang dietary ano na nagbibigay sa'yo ng tamang pagkain, guys, mayroon at mayroong oxidative na papasok sa iyo. And ang maganda, kapag mayroon kang malunggay, guys, kapag nagtitake ka ng malunggay o moringa powder, mayroon kang protection against sa mga oxidative na pumapasok sa katawan mo. And mayroon po yan sa 12 power herbs natin. Okay. Prevents malnutrition. Imagine mo, guys, ang malunggay pala, nagbibigay sa atin na pwede tayong maging maganda ang pangangatawan natin. Very simple, ano, nakikita lang natin sa labas ng bakura natin. Very simple, nakita. Imagine mo pag yung anak mo payat pa yung katawan ni talagang parang nakikita mo parang butot balat pero hindi mo pinapansin yung malunggay na napakatindi pala nito sa pagdating sa pag-nourish ng katawan ng tao. No? So ngayon may benefits na, no? May idea ka na ganoon pala siya katindi. That's the reason why, no, nilalagay nila sa ano, pero ako po, ha, wala po akong nakikitang studies na ang pagkain ng tawag dito, yung tinapay na pandesal na mayroong malunggay ay nagbibigay ng nutrition sa katawan. Wala po, sunog na sunog po yan. So para makuha mo ang nutrition ng malunggay, kailangan mo po ito either i-powder mo or ikatas mo para magkaroon ng maraming nutrition na papasok sa blood mo. Ayan, yan po yung tamang paggamit. Okay. May reduce blood sugar. Yan laging tinuturo natin, ano? Ang blood sugar po ang pinakamatinding kalaban natin, no? Sa katawan natin, kasi ang mga Pilipino, hindi naman tayo lang, no? Marami din namang bansa na problema nila yan, ano? Na gusto natin kasi ang pagkain natin laging masarap, may lasa. So, hindi natin na mamalayan na mataas na pala yung blood sugar natin. So, ang maganda, pag nagiinom ka pala ng 12 power herbs, sa reason why, ano, lagi kong tinuturo yan, ha, kung diabetic ka, panatilihin mong laging uminom ng 12 power herbs 3 times a day to protect you against doon sa pagtaas ng iyong blood sugar. Yan. And then, of course, yung mga diabetic po, please, mag-PM po kayo sa akin para ma-guide ko po kayo para sa tama, no? Hindi lang po ang pag-inom ng 12 power herbs. Pag diabetic na po kayo, pag mataas na po talaga ang inyong blood sugar, mag-PM po kayo para matulungan ko po kayo na mag-guide, no? Para maiwasan nyo talaga ang pagtaas ng blood sugar niyo. Actually, napakarami na po na natulungan natin na pina-normalize, no? Maintain yung level ng blood sugar nila. Okay, so don't forget po, mag-PM po kayo sa akin. Yan, no? Pinakamatindi dito sa mga mother natin na nagpapunta na sa menopause, no? May relieve symptoms of menopause. Ang dami nito lagi, no? Kaya laging bukang bibig natin to pagka magpangit ng timpla ng mga nanay o mga may edad nating mga kababaihan, ay lagi natin sinasabi, nagmi-menopause ka na ba? Yung mga ganun, di ba? Kasi nag-iiba yung mode nila, no? Pero sabi nga natin, ang pinakamaganda pala para matanggal yung symptoms na yon ay malunggay, no? Para saka marami pong ano na po, no? Pag sila po yung menopause, marami po silang nararamdaman. So, para matanggal po yon, drink 12 power herbs para po normal lang, parang
para kang bata pa rin na hindi nag-menopause. Yan. Next. Yan. Okay. Ito, matindi. Yung ating citrus. Okay. Yan. Ito, maganda ito. Okay. Very simple, no, guys. Ang citrus, very simple pero grabe powerful. Anti-cancer. Yan, no. Magkakasama na naman to. At diabetes control, no. Pinakamatinding magtulong para sa diabetic. Anti-inflammatory. Anti-inflammatory para hindi magkaroon ng mga bukol sa ating katawan na hindi naman kailangan. Antioxidant activities, oh. Mga oxidative na pumapasok sa katawan natin na nakokontrol ng citrus. Ayan. Ito, pinakamatindi. Alam nyo guys, way back nung time ng COVID-19, no? Yung iba hindi nakakalabas, hindi po nakakalabas sa bahay nila dahil yun nga, matindi ang COVID-19, no? Sarado yung mga lansangan, sarado yung mga no, dahil to protect para hindi mag-spread yung COVID-19. Ang inyong pong lingkod ay nakakapag-ikot pa rin po sa buong Pilipinas during the time kasi nagsishare po tayo, nagtuturo tayo kung ano yung protection against doon sa COVID-19. Ano? Actually, lagi kong tinuturo yan na kung mayroon lang kayong tatlong kalamansi, kung sampo man kayo sa bahay ninyo, ilagay lang po ninyo, ipatak lang po ninyo yan sa isang basong maligam-gam na lukewarm water and then i-drink nyo po kahit sampo kayo, lima kayo, o ilang kayo dyan sa loob, paghati-hatihan nyo yan. Kasi protected kayo against millions of viruses na pwede nyo malanghap sa araw na yan for 50 hours. Ibig sabihin 50 hours, more than 2 days. So pag uminom ka pala ng citrus, especially yung kalamansi natin, protected ka ng 50 hours against those bacterias na pwede mong malanghap. Ako, nag-face mask lang ako kapag nandun ako sa lugar na may mga checkpoint. Pero pagdating po sa pagtuturo, hindi po ako nag-face mask kasi everyday nagdi-drink po ako ng 12 powers kasi nandun po ang citrus eh. Protected po, awa ng Diyos po, ano? Di naman sa binubust natin yung sarili natin. Of course, binubust natin yung ating product. That yan naman ay galing sa Panginoon. Hindi po tayo inabot ng ganun. No? Even nung nagpaturok po tayo, kasi kami po nagpaturok talaga dahil kailangan po ng certificate na yun, the required para doon sa daanan namin, talagang marami nagsasabi, naku, pag naturokan ka, magkakaroon ka ng problema, magganito, ganyan. So ginawa ko po noong time na yun, morning pa lang, ng araw na magpapaturok ako, ang tubig ko, 12 power herbs na hanggang kinagabihan. Alam niyo po, kahit lagnat, kahit ano, hindi ko po naramdaman kasi for sure, yung bakterya niyo, kinain lang din po ng 12 power herbs kung saan. Ininom ko po maaga pa lang hanggang gabi. So, hindi ako nagkaroon na ano, hindi po namaga, hindi po sumakit yung balikat ko tulad ng mga nangyari sa iba. Sabi ko, kung ano man maging effect niya sa ano, at least ako, safe kasi bakit? May panglaban ako. Mayroon akong panglaban sa mga ganitong klase ng mga bakterya na pwedeng pumasok sa katawan natin. Okay, cardio protective effect, no? Cardio sa heart na naman. Guys, ang dami pong tulong ng 12 power herbs natin. Nandun na siya eh. Compact na. Antindi po. Oh, ito pa isa. Matindi pa ito. Benefits of banaba leaves. Ayan, no? Banaba leaves, ha? Blood sugar regulation. Bakit kasi sugar regulation? I-regulate niya lang yung blood sugar. Hindi niya naman papatay, hindi niya naman tatanggalin niya kasi hindi naman tayo mabubuhay ng walang blood sugar kasi component yan, no? Kasama po yan sa energy natin. Composed of insulin and glucose. Okay. Antioxidant properties na lang. So talagang antindi, no? Kung nagiinom ka pala ng 12 power herbs, kahit anong oxidative, hindi makakaporma sa'yo eh. Sa dami ng protection mo, hindi makakaporma itong mga to. Antindi po ng 12 power herbs na, that's the reason why napakaraming testimony ng products, guys. Hindi po natin may pagkailayan na talagang grabe po ang testimony. That's the reason why ang product po natin ang nagsasalita. Ang product po natin ang hindi, kami po ay talagang ito, guide lang po ito sa mga talagang wala pang testimony sa product. So tinuturoan namin kayo dito sa Health Forum, pero believe me guys, ang product po namin ang nagsasalita lagi. Dahil siya po ang nagpapatutuo sa inyo na ang pag-inom ninyo ng 12 power sa may matinding effect o magandang result sa katawan ninyo agad. Okay? Weight management. Oh, kung gusto mo magpapayat pala, 12 power herbs lang. Ayan. O heart health. Balik na naman tayo. Heart health. Bakit lagi itong binabanggit, ano? Guys, kasi ang importante sa part ng katawan natin is heart, no?
Nako, pag wala, pag magma-malfunction ng heart mo, napakalaking problema po yan. No? Ito, very simple at napaka-common, napakarami nito sa bahay ninyo, black pepper po. Okay, ano ba ito? Ba itong black pepper, yung ating paminta? Oh, ito, preventing free radical damage. Ang free radical damage, ganito po yan eh. Ang exposure ba natin sa hangin? Example natin, no? Yung isang apple, na inislicean natin. Islicean natin, binuksan natin siya. Tingnan nyo, ang pag binuksan mo yan, at saka yung apple na hindi nabuksan, yung nabuksan na yun, mabilis siyang malanta. Kasi exposed siya doon sa radicals. So itong tayo, no, yung sa free radicals, exposed din tayo. Ngayon, para maproteksyonan tayo, ang black pepper pala, napakalaking protection doon sa mga free radicals na pumapasok sa atin. No? Pi-prevent niya, imaginein mo yan guys, piso lang yan ha. Piso lang yan, nabibili kahit sa ang tindahan dito sa Pilipinas, napakalaking protection pala sa atin. Oh? Decreasing inflammation. Kung may mga bukol, nagsisimula na grabe guys, ang 12 power herbs, compact talaga guys eh. Kaya wala ka ng tulak kabigin eh. Wala ka nang hahanapin pa. Sabi nga, parang SM, you got it all. Mayroon lahat. Oh, promoting gout health. Oh. Ang tindi guys, ano ba? Ano pa ba yung mga kailangan mo dito sa product ng 12 power herbs na pwede mong hanapin na para magkaroon ka ng kagalingan? Oh, ito pa isa, sambong. Oh. Okay, relieves respiratory problems. Okay? Sa lungs. Oh. Imagine mo guys, sambong tumutubo lang sa labas ng bahay ninyo, wild. Wild dito. Hindi mo kailangan ng spray, hindi mo kailangan ng abono dito, tutubo ito, maglalago ito. Ang tindi pala nito. Guys, actually, may studies nga nito, no, na ginawa na isang malaking university sa US, na ang sambong daw, para matapatan mo yung kanyang visa, no? Para matapatan mo yung visa niya, kailangan mong itapat ang 500 capsules ng cup ng Sulmiux. Eh, pag ininom mo yung patay ka nun. Ang ibig lang sabihin, yung kapasidad ng 500 capsules, no? 500 piraso ah, ng capsules, 500 milligram din yan. I-times mo yan sa 500. Ilang milligram ang ipapasok mo sa katawan mo para makatapatan niya yung kapangyarihan o yung bisa ng sambong. 500 times. Guys, grabe ang sambong, no? Kaya that's the reason why I challenge you always, no? Na kung may mga kaibigan kayo na natamaan ng pinakamatinding tawag dito sakit sa baga o plema o ano, mainumin nyo lang, no? 3 times a day ng sambong. Believe me guys, challenge 3 days. Talagang tama. Walang patlang, 3 times a day. 1 hour before meal. Huh? 1/4 sa baso, yung ordinaryong baso natin, 1/4. Inumin mo, diretsuhan, walang halo. Kung tubig, okay lang. Inumin mo. 1 hour before ka magkain ng solid food. For 3 days, believe me guys, isusuka, ilalabas mo yung mga plema na yan. Believe me, try nyo. Wala namang mawala, walang gastos yan. Wala rin tatamaang kidney. Wala yan, hindi yan katulad ng in-example ng ibang mga kaibigan natin doktor na ititesting for 1 week pero may tatamaang kidney. Dito sir, ititesting mo, walang tatamaang kidney dyan. Wala rin tatamaang bulsa dahil wala yung bayad. But of course, ipoproseso mo, magtatrabaho ka. Okay? Oh, ito. Helps treat hypertension, fever, and colds. Oh. Fever and colds. Imagine mo, pag may fever ka pala, malaking tulong ng sambong. Oh. Pag nag-start pa lang yung sipon mo, mag-start pa lang yung infection mo sa baga, tumira ka na ng sambong. Ang tindi nito. Oh, ito pa, matindi sa mga nagpapapayat. Can help lose weight. Oh. Oh, ito pa. Helps heal urinary tract infection and kidney disorder. O bakit disorder ang ginamit, ano? Kasi may possibility na ang kidney mo hindi na nakaka-function ng tama. Kung halimbawa, kung halimbawa ang ilalabas na volume of water doon sa pantog mo ay nasa 300 ml, ang nilalabas niya na lang 150, kalahati na lang. And then the other is napupunta na doon sa blood or humahalo na sa blood mo. That's the reason why namamaga-maga ka na. And nag-i-start na magkakaroon ng stones doon sa kidney mo.
Ngayon, ito maganda, malaking tulong pala yung pag-inom mo ng sambong ng ating 12 power herbs kasi nandun pala yung tinatawag na sambong. Matindi. Imagine mo guys, pag nagkaroon ka pala ng ganitong klase ng sistema ng pag-inom ng ganito, napakalaking tulong kaagad sa kidney. Guys, ito ha, tandaan po natin, ang kidney po asymptomatic. Walang sintomas pag siya po ay unti-unting nasisira. Magpapakita siya ng sintomas kapag durog na siya. And ayaw natin yun. Ayaw natin yun kasi napakalaki pong problema noon pagdating sa inyo kasi bakit tatamaan ang inyong kidney nang wala kayong kalaban-laban. Darating na kayo sa punto na magkakaroon kayo ng dialysis. No? Wala na. Guys, pag ganun na ang senaryo, magiging hopeless ka na rin. Okay, pero pag dumating ka na sa punto na yan, guys, ngayon, kung nandiyan ka na sa punto na yan, don't forget to drink 12 power herbs 3 times a day continuously kasi lilinisin at papagandahin niya yung function ng kidney mo at ilalabas mo ang lahat ng tubig na dapat mong ilabas sa urinal mo. Okay? Controls blood pressure. Okay, ano nga itong control blood pressure? Pag nagkakaroon tayo ng problem sa movement ng heart, ng blood natin, napakaraming tatamaan yan, brain. No? Pwede kang ma-stroke niyan eh. Pag pumutok ang mga ugat mo dyan sa brain mo, may stroke ka pag mataas ang blood pressure mo. Tatamaan ang heart. Pwede manghina ang heart. Why? Kasi hindi ang ina-accept ng heart na blood is too much. Kasi ang pressure ng taas eh. No? Pwede kang mabulag. At marami pang sakit na pwede mong abutin kapag tumaas ang pressure mo. Ngayon, ang napakaganda pala sambong which is ingredients o kasama doon sa raw materials na ginagamit sa 12 power herbs. That's the reason why kapag nasa 12 power herbs user ka, you are protected against this blood pressure o pagtaas ng blood pressure mo. Okay. Okay, ito helps detoxify the body and get rid of excess water retention. No, ito 'yan. Ano ba 'yan? O, mga excess water, no? Isa na diyan, no. Of course, kailangan natin na of course nagpapapawis tayo, nag-exercise tayo para ilabas natin yung excess water natin. Of course, nag-iihi tayo, nagsasalita tayo, lumalabas yan. Pero kaya nga dapat i-retain o ibalik natin yan ng tama. Okay? So, maganda no, guys. Napakaraming mga tao, lalo na sa, actually, isa din ako dyan, ano? Natamad tayong mag-exercise, tamad tayong, lalo na sa gabi, no? Kalimitan dyan, tawag dito, natutulog na lang tayo ng continuous kahit naihi tayo, nangyayari yung gano'n. No? So maganda po guys, na ilalabas natin ang excess water natin. Kailangan po talaga. Okay, nakakatulong po ang ating sambong which is ingredients po ng ating 12 power herbs. Okay. Okay, contains antioxidant that may help prevent cancer, therefore helps repair DNA of the body. Okay, important ang DNA ng body natin, yung tamang control ng body natin, which is napakalaking tulong talaga ang sambong, no? Napakalaking tulong. Okay, relieves menstrual cramps. Yung menstrual cramps, sa mga kababaihan lang po ito, ano? Kalimitan po talaga, nangyayari po ito sa mga kababaihan. So be careful po na may mga ganun kayong kasi although sabi nga natin lagi nating sinasabi ng mga kababaihan normal, hindi po yan normal. Pag nagkaroon po kayo ng menstruation, dapat lalabas lang po siya ng normal at wala po kayong mararamdaman sakit o anumang mga crampings doon sa inyong especially sa puson. So dapat po normal lang po ang paglabas. So ang maganda, nakakatulong po ang 12 power herbs, ano, kasi napakaraming testimony na po 'yan na inailalabas talaga nila yung kanilang ilabas na dugo. Yung bang wala talagang natitira sa loob para mag-create ng sakit, no? So ganun po aganda ang ating 12 power herbs, okay? Help antibacterial and antifungal properties. No, antibacterial, no, very simple. Hindi lang po tinatamaan ng babae nito kasi including mga lalaki po. And fungal bacteria properties. No, napakalaking tulong po ang sambong, no, which is nasa ating 12 power herbs. Relieve sore throat, which is very simple, no. Actually, sore throat napakalaking problema din 'yan pag may karon kang sore throat, masakit din po sa lalamunan talaga, sore throat nga eh.
Okay. Next. Ito, matindi din ito. Okay. Ayan, Kuya Bano Lives. Okay. Kuya Bano. Isa sa mga ingredients ng ating 12 power herbs. Okay. Kuya Bano. Protect against cancer. Reduce side effects of chemotherapy. Nagki-chemotherapy. Alam mo kasi guys, ang chemotherapy, hindi lang po kasi masyadong in-expound dito, in-explain ng mga doktor para doon sa mag-undergo ng chemotherapy. Napakaraming selula po ng ating dugo, no? Na molecules ng blood natin na tinatamaan itong chemotherapy na to. So, ang maganda po, pag nagki-chemotherapy ka, mas maganda po kung nagiinom ka ng mga herbal, no, kasi napakalaking tulong, especially 12 powers, kasi full of vitamins po ito, full of good molecules na siyang magbabalik ng mga molecules na lalos na nawala dahil sa chemotherapy. So napakaganda po, malaking tulong po talaga na mag-inom po kayo ng 12 power herbs, no? At wala naman po siyang contraindication eh. Hindi siya kalaban ng tinitake mo na medisina. Napakalaking tulong kasi babalik niya yung tamang nutrition molecules and cellula ng ating dugo. Ayan. Alleviate pain. Okay? Ito matindi, oh. At thinning from arthritis, joint and back problems, and rheumatism. Ayan. Jomina na yung aking mata. Okay. Itong mga sakit na to, no? Na magkakamag-anak yan, eh. Magkakamag-anak yan. Arthritis, no? Joint pain, rheuma, magkakamag-anak na sakit yan. Okay? At ito, pag tinamaan ka niya, walang edad-edad yan. Meron akong nakita dyan eh. Meron akong nakilala, no? 13 years old, mayroon ng ganitong klase ng sakit. No? Bata, 13 years old, tinatamaan na, no? Dahil sa napakarami, especially po sa mga anak ninyo na sinanay ninyo sa chicheria. Nako, napakabilis po yan sa uric acid, no, na magki-create ng problem sa joint, especially yung mga malaking pain, no, arthritis na magsisimula yan kahit bata pa sila, no. So and maganda ngayon nandoon sa atin ang guyabano, no, nasa 12 power herbs natin na alleviate, no, tinatanggal, no, tinutulungan na talaga matanggal yung mga problems natin sa rheumatism. Okay, prevents urinary tract infection, UTI. Prevents. Pag ginabi natin prevents, talagang hindi niya ipapahintulutan na maging ma-infect yung urinary. Yung urinary natin po ay from our kidney papunta dun sa pantog natin. Yung tube na yan, dinadaluyan ng liquid galing dun sa ating pantog, mula sa ating kidney papunta sa ating pantog, yan tawag niyo urinary. Ngayon, mai-infect yan kapag mayroong mga stones diyan na nagsisimula. Kasi pag mga maliliit na stone na yan, may mga matatalim yan, masusugat-sugat. So magkakaroon po ng pagkasugat yung urinal tract. Nagkakaroon ng pagka-infect. Namamaga, nasusugat, namumula, yun, mai-infect po. Kaya magkakaroon ng UTI na tinatawag. San maganda ngayon, piniprevent yun ng guyabano, which is ingredients ng ating 12 power herbs. Kaya sabi ko sa inyo, walang tulak kabigin ng 12 power herbs. Sabihin mo na lahat ng sakit mo, matutugunan ng 12 power herbs. Okay. Okay. Okay, may migraine ka or headache relief. Migraine. Alam niyo yung mga sakit sa ulo na tinatawag natin iba-ibang klase ng sakit, no? Mayroong dizziness, yan, headache, simple headache, may migraine, no? Itong mga sakit na to na it's all about sa head, sa ulo, mga sakit, no? May mga definition na sila, may mga kung saan ang sakit niya, no? Halimbawa, mula doon sa batok hanggang doon sa sentido mo, ang tawag diyan migraine. Yung pagkahilo-hilo mo lang, no? Tawag nila diyan dizziness, no? Para ka lang sumakay ng bus, na pagbaba mo para ka na hilo-hilo. And headache, yung bang parang pinupukpok na ng martilyo yung ulo mo. So napakaganda pala ng guyabano, no, to relieve, no, tanggalin ng mga ganitong klase ng sakit, no, na sa atin parang akala natin eh mamamatay na tayo sa sakit, no, kasi imagine mo ang example kanila diyan, para daw pinupukpok ng martilyo ang kanilang ulo. Imagine mo, pukpukin mo ng martilyo yung ulo mo, yung mabasag yung bungo mo. Pero lang dahil nga sa sakit na nararamdaman nila,
kinukumpir na nila doon, which is talaga namang napakasakit, no? Kaya ito maganda, guys, pag uminom ka ng 12 power herbs, you are protected na matanggal yung sakit na yon, no? Again, nasa ang guyabano ay nasa 12 power herbs natin. Okay. Helps iron deficiency anemia, no? Kung may kulang ka sa iron deficiency, ang mga kulang sa iron deficiency anemia, ito yung mga klase ng tao na mahina, no? Wala silang boost sa katawan nila. So pinoprotektahan, no? Binibigyan ka ng maraming iron ng pag-inom ng guyaban leaves. And yung maganda, no, guys, dahil nandun yan sa 12 power herbs, no, wala ka, kumbaga wala ka nang gagawin. Mag-ano ka na lang at kontakin mo yung taong nag-invite sa iyo dito at magtanong ka kung paano makabili ng 12 power herbs dahil nandun na yan. Okay. Oh, ito, prevent leg cramps, no? Kalimitan nangyayari yan sa gabi, no? Pagising natin, ginigising tayo, sobrang sakit ng paa natin na hindi natin halos parang hindi tayo makahinga sa sakit, no? Naninigas siya na sobrang sakit na parang yung pakiramdam mo, pinipisil ng napakalaking bakal yung laman, no? Sa sobrang sakit, no? Yan, napakaraming nag-ano niya, no? Nagsasuffer, no? Especially nangyayari yan pag may mga buntis, ano? Napakaraming ganong klase ng sakit. Very simple lang pala, guys, no? Guyabano leaves. Ay, maganda, guys, nandun na naman yan sa 12 power herbs natin. Sabi ko nga sa inyo, wala tayong tulak kabigin sa product natin, eh. O, ito pa, Boost Energy Levels. Anong maganda sa Boost Energy Levels? Yun bang, yung energy mo. Yung pag-uwi mo ng bahay, mayroon ka pa rin time para sa pamilya mo, mayroon ka pa rin time para sa mga anak mo, mayroon ka pa rin time sa asawa mo, kasi mayroon kang energy pa rin, no? Dahil binibigyan nito nung guyabano ng i-boost niya, lalong palakasin ang inyong energy levels. Okay? Good for asthma or cough, no? Kung may asthma ka man, kalimitan kasi talagang malaking problema ang asthma, no? Actually, kalimitan niya, may mga matatanda, may mga asthma pa, eh. Mga kabataan, nag-i-start niya, no? So, atong napakaganda, 12 power herbs, guys, napakarami ng testimony pagdating po sa asthma na napagaling yan. Oh, mayroon nga testimony dyan na lumaki na siya sa nebulizer. Nung gumamit ng 12 power herbs, ibininta ng nebulizer kasi hindi na nagagamit kasi hindi na umatake yung asthma. Ayan, so good intestinal upset, no? Yung, of course, ano natin to, sa bitukan natin, napakarami naman kasing pwedeng magkakost niya, no? Especially sa pagkain. So maganda, guys, kaya nga sabi namin, maliban sa pag-inom ng 12 power herbs, maganda talaga pag umakain ka, dinudurog mo yung pagkain sa ngipin mo. So nguyain. Okay, yon, prevent stomach distress, no? Kasama na rin po yan dyan. Okay, so yan, guyabano pa lang yan, guys. And ito pa, bignay. Grabe yan, talaga naman, grabe po, full pack talaga ang 12 power herbs. No, kaya nga sabi ng mga users ng product, hindi ba kayo lugi dito? Nilagay nyo na lahat? Kikita pa ba kayo? Yes! Ginawa natin yan para ang mga tao, hindi na, kumbaga, ang 1PH, One Planet Herbs, hindi na siya, kumbaga sa ano, hindi na may mag-iisip kung ano pa yung sakit mo. Basta kung may sakit ka, gumamit ka ng 12 power herbs. Kasi nandyan na lahat yan. Oo? Oh. Okay, Bignay. Ano ba itong Bignay? Eh, alam nyo na yan. Ay, research nyo na kung anong pangalan ng Bignay dyan sa inyo. Sa Bisaya po, Bugnay ang tawag dyan. Ano? Okay, maaaring makatulong sa kawalang gana ng pagkain. Pangkain mo, yan, mapagandahin yung gana mo ng pagkain. Impatso. Kung na-impatso ka, nasubrang ka sa pagkain. Hindi nalusa. Kung na-impatso ka, sumakit ang tiyan mo. O, kagat ng ahas. No? Kinagat ka ng ahas. No? Napakalaking tulong kagad niya, no? Dudurugin lang 'yan, no? Itapal, no? Sa yung nadurog na daon, itapal doon sa napagkagatan ng ahas, no? Ma first aid na agad, no? Pero don't forget, kailangan mo pa rin talaga ng anti-venom o rock, no? Pero napakalaking tulong 'yan, no? To prevent na hindi kumalat, no? Kasi pag kumalat, segundo lang o minuto lang papatayin ka na ng kamandag ng ahas. Anemic, no? Ibig sabihin, hindi maganda yung movement ng itong molecules ng blood. Ibig sabihin, hindi tama yung movement niya, napakabagal. Kaya ikaw din, slow motion ka rin. Anemic, no? Mahina ang movement ng blood.
So mabilis ka matumba, mabilis ka mahilo, mabilis ka nga himatayin kasi anemic ka. Alta presyon. Alam niya naman yan. High blood. Yan. So napakaganda pala niyan. Sipilis. Ang sipilis ito po ay isang bakterya na napupunta sa, especially nakukuha yan sa pagtatalik. No? And mga bakterya na ito ay nag- tawag dito, nag-create ng parang AIDS din po siya. Pero ang kagandahan nito, nakokontrol po ito. And ang maganda po dyan, ang dahon ng bignay, napakalaking tulong po para tanggalin ito. Or yan ang pagtatalik ng mag-asawa, kalimitan po may mga infection din po dyan. No? Kaya nga sabi namin, ang pinaka-the best is a safe boy. Mayroon kayong bago mag- magkaroon ng pagtatalik, uminom muna ng 12 power herbs para maproteksyonan agad yung sarili. Okay. So, next is, ayan. So, bigyan na natin ng konting, ito. Guava leaf or dahon ng bayabas. Okay. Okay. Guava leaf extract may eventually play a role in cancer treatment. Result of the 2014 test tube animal and computer study suggests that compounds in the extract may inhibit the growth of cancer cells. So, sa pagdami ng cancer cells sa katawan, napakalaking tulong pala na hindi yan mag-penetrate sa katawan mo kasi nandun ang dahon ng bayabas. Okay, ano ba yung mga benefits ng dahon ng bayabas? O ito, napakatindi. Helps. O ito, toothache agad. Hindi simple ang toothache, ha? Talagang pahihigain ka niyan. Improve eyesight, anti-aging, anti-aging properties. Improve your immunity. Immunity kasi napakalaking tulong niyan para sa paglakas ng katawan mo against those bakterya na pwedeng magkaroon sa iyo na magkaroon ka ng sakit. Digestive health ng pag-digest, no? Pag-lusaw ng mga pagkain sa katawan mo sa loob ng bituka. Importante po yan, guys, kasi pag sa paglusaw ng pagkain, mapuprotektahan mo ang small and large intestine mo na hindi po siya mag-crampings, no? Hindi magkaroon ng pagbara. Okay? Okay, keep your heart strong. Imagine mo yan, keep your heart strongly. Okay, weight loss, pampapayat na naman. Skin wrinkles, napakalaking tulong para nito. Lower cholesterol, weight loss, grabe, antindi. Bayabas pa lang yan, guys. And take note, ha, nandun po yan sa 12 power herbs natin. Okay, ito, matindi rin ito. Benefits of lemongrass. Okay. Lemongrass, tanglad. Okay, ang dahon ng tanglad, ano natutulong ito? High contain in iron. So, sabihin, kanina, pag napag-usapan natin yung iron, nagkakapagkulang ka ng iron, deficiency, mahina o matamlay. Ngayon, may matinding contain pala ng iron to. Ibig sabihin, nagpapalakas sa tao. Anti-cancer. Anti-inflammatory. No, nagkakaroon ng bukol na natatanggal. Helps eliminate the microorganism. Microorganism, mga maliliit na mga organism na pwedeng magkaroon ng ano sa atin infect sa katawan natin. So, napakalaking tulong pala nito para ma-eliminate 'yon. Oh, detoxify and purify the blood. Imagine nyo lang, guys, ang detoxify and purify the blood, nagagawa lang yan yung kidney. Pero ngayon, nagagawa yan ng lemongrass. Imagine mo, may katuwang kagad ang kidney mo para ito? No? I-detox, tanggalin. From the words, detox ba? Tanggalin ng toxin. Imagine mo, napakatindi pala niyan. Samantalang hindi natin pinapansin na sa labas na ng bahay natin, nilalagay lang natin sa pag nagluto tayo. Okay. Used to relieve flu and colds. Ginagamit para matanggal ang flu and colds yung sipon. Napakalaking tulong. Imagine mo yan. Cleanse and purify the liver and kidney. O cleanse and purify the liver and kidneys. And ano ba ito? And blood. Tama ba? So imagine mo,
Ano lang ito, ha? Napakasimpleng lemongrass. Nandyan sa labas ng bahay niyo pero napakatindi pala ng benepisyo. O improve o increase blood circulation. Papagandahin yung circulation ng blood. Napakatindi, ano? And, guys, ang lemongrass ay ingredients ng 12 power herbs. Okay. Lowering blood sugar levels and diabetic. Sabi, pinapababa ang blood sugar sa dugo. Hindi. Guys, lahat ito ay nandito sa 12 power herbs. Help regulate intestinal function. Sabi, tuka na naman. Kaya sa tinti ng ingredients ng 12 power herbs. Kaya nga, you got it all, lahat po, nandyan na. Ano pang kailangan mo? O ginger, ito. Kasama din ito sa 12 power herbs natin. O, health fights diabetes. No? Fights against infection. O, reduce joint and muscle pain. Pinapababa ang sakit sa joint and muscle pain. O, help clear throat and respiratory issues. Kung may problema ka sa lalamunan mo, respiratory mo, sa lungs mo, lahat yan ay inaayos niya. Okay? Oh, helps to mitigate digestive problems. Kung may problema ka sa digestive mo, ito, matindi. Luya, ordinaryong luya. Oh, ito pa. Helps to maintain brain health. Mag-healthy yung brain mo, guys. Lahat ng tinuturo ng brain, tama. Kasi ang nagtuturo sa katawan natin na maggalaw ay brain. Pag-healthy yan, maganda ang movement ng katawan mo. O lower cholesterol level. Pinapababa ang cholesterol level. Has anti-inflammatory properties. Pinapa-impis ang mga bukol na hindi kailangan ng katawan. Guys, ginger pa lang yan pero napakatindi ng tama. Okay. Last but not the least, sugar cane juice o yung ating ginagamit na pampalasa, pampatamis dun sa ating 12 power herbs. No? That's the reason why magtatanong kayo bakit mayroong tamis. No? Baka inisip niyo, baka may sugar to kasi may tamis. No, guys, ang ginamit dyan ay sugar cane na pinowder po natin. Yung sugar cane mismo, ha, hindi na po siya pinrasi sa sugar. Yung tubo mismo, pinapowder natin yan at siya pong in-ingredient natin dyan para gamitin na pampalasa. Pero hindi lang po basta pampalasa. Kasi ang sugarcane, ito yung mga benefits niya. Help in digestion. Pampanunaw. Keep kidneys healthy. Imagine mo yan. Para maging healthy ang kidney mo. Protects liver. Ang iyong atay, pinoprotektahan. Napakadami ng benepisyo ng sugarcane. Kaya huwag niyo pong maliitin yan. Prevents cardiac problems. No? Hindi ka pwedeng magkaroon ng heart problem o bigla ka nalang atakihin sa puso. Ito pa, improve bones and muscle health. So yung bones mo and muscle mo tinutulungan na maging healthy. Ay guys, ang dami pong may sakit sa bone, tinatawag bone cancer. So napakalaking tulong pala niya, no? Napakalaking tulong. AIDS, weight loss. No? Napakatindi pala magtanggal ng taba. Okay? Fights cancer. Promote skin health. Imagine mo, papagandahin pala ang katawan ng balat mo ng tubo. Boost immunity. Papagandahin yung panlaban mo sa mga sakit. Yan. Cures jundis. Yan na yung mga jundis niyan. Kabisado nyo na yan. Laging ginagamit yan. Maintain oral health. Imagine mo yan. Ito pa. Provides instant energy. Eliminate toxins. Ang daming toxins pumapasok sa atin. Kahit sa tubig po, mayroon yan. Heals wounds, mga sugat. Grabe. Ito, sabihin nyo, minamalit nyo yung sugar cane. Keep nails and hair stronger. Imagine nyo yun, guys. At least kahit papano, no? Stronger, mapagandahin din yung hair natin. Okay, cure acne. Matindi. Guys, lahat ng to, guys, ay ingredients ng ating 12 power herbs. At nandun po yan lahat. At makukuha mo sa pag-inom mo ng 12 power herbs. Kahit nga ako po umaga at gabi umiinom ako. Pag may pagkakataon sa tanghali, umiinom ako. Pag nasa bahay lang ako, may dala ako. Nagiinom ako si Bakit. Napakalaking tulong. You got it all, guys.
Kung hindi ka nakakain sa araw na yan, 3 times ka nag-inom, guys, protected ka. Protected ka, be. Makakampanti ka na ikaw ay protektado sa buong araw na yan. And kung may sakit ka, guys, ako na nagsasabi sa'yo, napakaraming testimony nito. Huwag po kayo mawala ng pag-asa kahit anong klaseng sakit man yan. I-try po ninyo ang 12 power herbs. No? Wala makakapagsabi kung hanggang kailan lang tayo sa mundo. Pero ang maganda, tatagal tayo na maganda ang pakiramdam, maganda ang pangangatawan, walang sakit. Okay? So hope ang aking binahagi sa inyo ay nakatulong at nagkaroon kayo ng full idea sa ating 12 power herbs, kung ano-ano ba mga ingredients nito. Ano ba yung pwede ninyong gawin para maging magkaroon kayo ng tawag dito, confident, no? Na ang produkto ni One Planet Herbs ay napaka-epektibo. Okay? So guys, thank you very much and pwede po tayong mag send ng message through chat or pwede kayo magbukas ng audio ninyo para makapagtanong po, especially yung mga nandito na mayroong mga karamdaman. Yes, hello. Good evening, Chairman. Yes, yes po. Yes, yes sir. Pasensya na po. Ano po yung tanong niya, sir? Ano po yung tanong niya, sir? Ang tanong ko about sa almoranas. Opo. Bakit po siya minsan ay lumalaki, mawawala, tapos minsan dumudugo? Okay, opo. Minsan, opo. Minsan nawawala siya, minsan okay siya, minsan bigla lang lumubo, tapos bigla lang dumugo pag ano mo, pag bawas mo. Opo, opo. Ang almoranas kasi talaga, totoo yan, ano, napakatinding ano yan, no? Isa sa pinaka matinding mag-trigger po ng almoranas talaga, sa totoo lang po, karne. Yan po ay isa sa pinaka matinding. Kaya magkataka ka, minsan wala siya. Tapos mayroon ka lang nakain, mag-observe ka eh kung ano ba yung kinain ko, bakit lumabas na naman tong almoranas ko na to. May mga ganun, ano? Pero ang pinaka the best po, no, tuturuan ko po kayo paano, ano, pasintabi po ha, sa mga kumakain po, ano? Ang isa po sa pinaka problema po kasi sa almoranas, lalo na po, ano, nagta-travel ka, no? Minsan kasi, no, nakalabas ka na ng bahay, hindi naman siya umatake. Tapos nung nandun ka na sa labas, no? Sumakay ka ng jeep, biglang naramdaman mo na ano, lumalabas siya. Napakahirap kasi naupo ka, hindi pwedeng hindi ka maupo eh. Tapos nararamdaman mo yung sakit niya, napakahirap guys, no? Na may ganun. And then ako, I don't suggest, no? Hindi ko talaga sinasuggest ng pagka napakarami na po kasi ano niya na inoopera, no? Napakahirap niyo kasi maapektuhan kasi yung sphincter ng puwet. Yung sphincter, yan yung pampigil natin sa pagtae, no? Sorry ha. Yung bang natatai ka, yung pinampipigil mo dyan, tinatawag dyan sphincter. Now, yung sphincter na apektuhan po yan kapag ka inupira po kayo sa almoranas. And guys, ito, the best. Pinakamagandang gawin nyo po. Okay. Paulit-ulit, pabalik-balik ang almoranas. So para hindi siya bumalik ganito. Of course, kailangan mong uminom ng 12 power herbs 3 times a day. Gawin mo po yan continuously. Continuously, gawin nyo muna yan 3 times a day. Now, pag nandun ka sa punto na lumabas siya, halimbawa, nararamdaman mo siya kasi nakakapa naman yan, especially pag nagsi-CR ka, nararamdaman mo yan pag lumalabas. Kumuha ka na empty na balde, no? Tapos, magpakulo ka ng tubig, isang tabo na tubig na kumukulo, no? Ibuhos nyo doon sa balde, mainit, okay? Tapos patakan nyo ng ating healing lotion. Mga 5 hanggang 10 patak, no? So mainit, so magki-create siya ng ano, no, usok. So on po kayo ng ano, ng parang ini-steam nyo, no? Of course, 'di ba, balde 'yan. So malayo yung inyong apwet doon sa balde, no? Sa may mainit. So habang pinapainitan niya yan na mayroong essence nung ating healing lotion, nalalanghap niya, mabilis siya mag-impis. Okay. Para hindi na po siya mag-trigger, lumabas uli, mag-continuous ka mag-inom ng 12 power herbs kasi quell inflammation eh. Napakatindi po yung mga herbs na yan, napakatindi po magtanggal ng mga bukol na yan sa napakalaki niya pong factor kagad na hindi na po siya babalik.
At ang dami na pong testimony niyan na talagang totally na-heal po yung kanilang almoranas. Ganun po. Ganun ka simple. Gawin nyo lang po yan. Okay, Sir Edwin, i-advise nyo po sa ano. Okay, ito po may tanong siya. Okay, ako po, di po nawawala, nawawalan siguro po ito, no, ng maga ng paa o at masakit na tuhod ko sa siko po. Ang kamay tuwing umaga po, pero umiinom na po ako 12 power herbs po, Sir. Ate Simon, okay, dito po muna tayo ha sa tanong niya. Okay. Okay, dito tayo kay hindi ko maintindihan kasi yung pangalan ng ano, yung kanyang ang pangalan kasi cellphone lang eh. Okay. At ang unang tanong natin, ma'am, pakibuksan niyo po yung audio mo, ma'am ha. Ma'am, ano ba to? Idil ba to? Basta ma'am, yung nagtanong po nito ha. Ma'am, ang tanong ko, 3 times a day po kayo umiinom. Kung hindi niyo po mabuksan yung audio niyo ganito. Gawin niyo po 3 times a day. Perfectly, wala pong pagkain, walang solid food within 1 hour. Okay? Nakakasiguro po ako na yung problema nyo po ay may related po ito sa joint pain or sa pamamaga po ng inyong siko kasi siko po at saka yung paano ninyo maga no, ng inyong paa. So mas maganda kasi sana kung naka-audio tayo para magkaintindihan po tayo. Ngayon, ang pinakamaganda po, 12 power herbs, 3 times a day early in the morning. Gamitin nyo po yan. Tuloy-tuloy, walang pagkain within 1 hour po. Tandaan po, walang pagkain within 1 hour. And 3 times a day ang pag-inom. Okay? Tandaan po, 3 times a day ang pag-inom. Then, hindi naman po yan instant tea, katulad yan. Kung masyado na po makapal yung uric acid natin dyan, ma'am, hindi naman ganun kadali yan na matanggal. So wag po tayong mag-expect na himala agad, no? Na mawawala agad yung ano natin. Kasi kung may mga matitinding sakit na po tayo dyan, kung ilang taon na po tayo, kaya gusto ko po sana mag-open kayo ng audio ninyo kasi para malaman natin ilang taon na kayo, ilang taon nyo nang dinadanas itong sakit na to, para malaman natin kung gaano na po kakapal ito. So kung pagbabatayan natin, halimbawa po, ilang taon na po kayo nagsasuffer niyan, hindi po instantly, no? Na mahihil agad yan. Napakarami pong process, no? And then, of course, dapat nasa tamang proseso. 3 times a day in 1 hour po, tandaan, 1 hour before meal. Kapag naka-meal na po kayo, wag na po kayong uminom kasi sayang na lang po yan. Kailangan po matanggal muna yung mga uric na yan na nagbi-build up na po dyan sa mga joint ninyo na siya nagiging dahilan para mamaga po yan. So kung wala po magiging result, malamang hindi nyo po sinusunod yung tamang proseso. Gawin nyo po tamang proseso, 1 hour before meal in 3 times a day po. Okay, si Ma'am Evangeline, si Ma'am Robis po, testimony niya po. Okay, ito, testimony niya po, maganda po ito, no? Hindi na po, hindi na po masakit ang tinga ng kapatid ko at nawala na rin ang sakit ng ulo niya na malapit sa kanyang tinga. Yan, isa po yan sa mga naging problema natin noong nakaraang linggo, ano? Na sobrang sakit. Every time daw umiinom siya ng turmeric, hindi nawawala yung sakit. So natulungan natin yung kapatid natin, kapatid ni Pastor Vanji, na ngayon po ay wala nang sinasuffer, no? Yung bukol na heal na po talaga, no? Again, ulitin natin, hindi naman po milagro yung ating product. May process po, antayin po natin. Katulad nitong kapatid ni Pastor Vanji, may bukol po eh. May malaking bukol po sa in between doon sa tenga niya at saka sa ilong niya at nagsisilbi po na nagkakaroon po ng sakit. Nagtitrigger po ng sakit. And then, tinuro natin yung tamang proseso. Ngayon po, naging maganda po yung result. Okay. Okay, magumaling na daw ang kanyang sinusitis. Salamat sa Diyos. Thank you din po. Si Sir Jose, yan. Si Jose Randy, opo. Yan po ang gawin natin, Sir Jose. I-PM niyo po ako, Sir Jose. I-message niyo po ako doon para makapag-usap po tayo personal. Gusto ko po kayong tulungan, Sir, para totally matanggal po natin yung mga uric na to, Sir. I-PM niyo po ako, tutulungan ko po kayo personal. Okay, so may mga katanungan pa po ba tayo? Okay, konting-konti na lang. 42 participants na tayo. Target natin is 50. Hindi tayo umabot, pero okay na rin. Maraming salamat po sa inyo. Again po, kung may mga katanungan po kayo, wag po kayong magkatubiling mag-PM sa akin, hindi po kayo mapapahiya. PM niyo po ako, sasagutin ko po ang mga katanungan ninyo. Yan po ang ating tao dito, mission dito, no?
na matulungan kayo po sa inyong mga karamdaman o sakit, no? At sana maging ano po kami, maging tulay po kami para magkaroon po kayo ng tawag dito, tiwala sa ating mga lokal. Okay. Ayan. So, may mga katanungan pa po ba? Mayroon pa po ba? Yan, okay. Tignan natin. Baka mayroon pa. Chairman, yung ano, Chairman, yung thyroid, ano pa mga bawal na pagkain sa thyroid? Thyroid, okay. Yung mga bawal na pagkain, okay. Ayan, kabisado yan ni Doc Atay, ni si Sir Noel. Nandiyan ba si Sir Noel? Yes, sir. Yung okay. Pag mga thyroid po, thyroid, usually yun po yung madalas po sakit sa kababaihan dahil po ang pinakaunang cause kasi dyan, lalo pag mayroon po silang problema sa hormonal imbalance. Pag sinabing hormonal imbalance, hindi normal yung kailang menstruation. Now, pag mayroon na pong mga bukol, like thyroid, yung walong madalas ng pagkain po, bawal na bawal sa kanila yan while na meron silang ganong senaryo. Yung po yung ano po, yung patis, no, bagoong, alamang, alimango, talangka, at ang pinakamalangsa sa lahat, manok at saka itlog. Yun. Tuset, no? So yun po yung walong madalasa, iwasan mo muna yan. Kasi bakit? Yun kasi ang pagkain ng cancer cells eh. So pag kinain nila yan, lalong lalaki. Okay, lalong lalaki yung bukol, lalong lalala. So pag naiwasan nila muna yan, while nagtitest sila ng isang po, nagiinom sila ng herbs, so kung wala po silang, kumbaga sulong-sulo niya, walang mamamatay yung cancer cells pag hindi siya nakakain. So yun yung walong malalangsa, no? Sa lahat ng mga bukol, hindi lang po sa may thyroid, basta meron mga bukol po, like mayuma, sa mga yung breast cancer, yan. Yan yung po yung walong malalangsa po, bawal na bawal sa nila po yan. Yan, thank you very much. So, Sir Noel, thank you very much. Okay. Isa pa po ano, doon sa mga hypothyroid. Mayroon pong healing effect yung product, ano? Dapat maintindihan po ito ng mga thyroidism, ano? Pag nag-inom ka po at nag-effect na po ito sa iyo, may mga tendency po na lalabasan po kayo ng mga parang pakiramdam ninyo plema, mabaho-mabaho po 'yan, ano? Doon sa either sa bunganga niyo po, sa ilong o sa ilong ninyo lalabas. Yan po yung mga nandun nakastock na mga nana po doon sa inyong bukol na siyang inilalabas niya ngayon. Ngayon, huwag po kayong mag-alala. Magmumug lang po kayo ng tubig na maligamgam na may asin na pag tinunawan nyo ng rock salt, yun yung pangmumug nyo para talagang totally matanggal po na magtuloy-tuloy, no? Huwag po kayong maghinto ng mag-inom kasi baka natatakot kayo, baka ayan, kalimitan kasi sa mga may mga sakit kapag may nakikita silang parang unusual na nangyayari. Ang pakiramdam nila, eh, pangit yung mangyayari sa kanila in the future, no? Huwag na huwag po kayong maginto. Ituloy nyo po at, anong tawag dito? Yun nga, itulungan nyo po na matanggal po yung continuous ng pagtanggal po ng nana. Magmumo po tayo ng maligamgam na tubig na pinagtunawan po natin ng rock salt po, hindi iodized salt. Ha? Okay, so yan, Chairman, dagdag lang ako sa mga bawal kainin ng, ano, no, ng may mga thyroid. Yung mga kapinser, bawal po yun, no? Tapos, soya, yan, mga soda, yan, mga bawal po yan, mga cheese, milk, yan, bawal po yan sa may mga thyroid na hindi pwedeng, ano po, no, na natitake ng may thyroid po. Ayan, okay. So, si Sir Jose Randy Miguel po pala ay 51 years old na siya. At isang taon na pala niya itong nararamdaman. So sir, ako sir, PM kayo sir sa akin at matutulungan ko po kayo. Don't worry po, hindi po kayo mapapaya sa akin, tutulungan ko po kayo. Pero yan po sir ay napakadali lang po, no? Kailangan na po natin na linisin yung mga uric na nandyan po, na nagbi-build up na po sa reason why nang bubukol. Napakarami na pong, medyo sir ako sasabihin ko sa inyo, pero hindi kita, ano, don't worry sir, lahat po ng sakit may kagalingan. Itong mga sintomas na to na nakikita niyo po, medyo na sa high level na po 'yan. Mataas na po na level. Ibig sabihin, mataas na po talaga yung inyong pagtaas ng inyong uric acid. Kaya ganyan na po siya. Nag-build up na po, lumalabas na po yung mga tawag dito. Sintomas na nagpapakita na siya na talagang sobrang dami na siya. Hindi lang siya basta sakit, namumukol na siya. So kailangan po sir, hindi na po basta yan sir. Again, ulitin ko sa inyo, 3 times a day
Wala pong paltas, walang hinto. 1 hour, sir, before meal. Tandaan nyo po, 1 hour before meal. Gawin nyo po, sir, na nakasistema na sa katawan ninyo. No? Nakasistema na. Kapag mag-almusal kayo, 1 hour muna, mag-inom na kayo. 1 hour, mag-take na kayo ng product natin din. 1 hour pa po kayo kakain. Okay? And, tanghali o gabi, gawin nyo, sir, kung nag-work man kayo ngayon, magbaon kayo. May sachet naman po yan, magbaon kayo. Huwag po magpaltas. Kailangan po malusaw natin yung mga uric na yan, sir. And believe me, sir, napakarami na pong nangyari dyan. Na bumalik po sa normal na po, sir. Napakahirap na sakit yan. Napakasakit po yan. And huwag natin palala. Actually, malala na yan. So, ang gagawin lang natin, i-control na po natin yan. Gawin na po natin tama. Ha? Sir Rosie, thank you very much po sa inyong mga tanong, sir. Sir Rosie po. Okay. So, mayroon pa po ba tayong mga katanungan, mga kapatid? At maganda po, no? Advantage sa inyo ngayon, no? Tatlo ang certified naturopathic na nandito po sa loob ngayon. Si Sir Jimson, of course, kaklase natin yan. Si Sir Noel po ng Mindanao, kaklase din po natin yan, no? So, napakarami pong magtutulong sa inyo para sa inyong pamakaramdaman. And don't worry po, ano, lahat ng sakit po may solusyon. Lahat po ay may kagalingan. Nilagay po ng Panginoon sa atin yung mga herbs na yan para tulungan po tayo na mabalik natin sa normal yung ating ano. Of course, may proseso. Hindi po yan instant, no? Na pag sinabi natin uminom tayo dito, ganito ganyan, no, may sistema po na ginagawa. Parang faith din, parang pananampalataya din. Hindi pwedeng pag sinabi mo na nampalataya ka mangyari, you can move the mountain. Hindi ganoon. Hindi ganoon may proseso, may tamang proseso. And sabi nga namin, kung talagang maniniwala ka sa kanya, gawin mo 'yung tama. At 'yun 'yung tama. 1 hour before meal, very siluso kasi ang herbs eh. Parang ano siya ba? Yung gusto niya siya lang muna. Kaya mo muna siya magpenetrate doon sa blood mo. Very logical naman 'yan eh. Pag pinasok mo yung herb sa katawan mo at pumasok yan doon sa portal vein, yung ugat na nagsisipsip ng mga tinuturo natin lagi ng mga pagkain na pumapasok doon sa small and large intestine natin, hindi siya unang papasok doon sa atay mo. Siya yung unang papasok doon sa blood mo. Hindi po pumasok siya sa blood mo, makakapag-penetrate ka agad siya. Makukuha niya kaagad yung mga bakterya, uric mo. Papatayin niya, tatanggalin niya, lulusawin niya yung glucose mo. Yung mga bakterya nandun na nagbibuild na, papatayin niya. Ganun kaganda po yung ating herbs, no? Kaya nga, dapat 1 hour po before meal. Yeah. Sir, yes, sir, may ano po ako. Kahapon po kasi, meron po yung aking pong, ano tawag, yung aking pong isang downline. Meron po siyang nasharean po ng ano, na may psoriasis. Apo? Ngayon, apo. Yung may psoriasis po pala, kakambal po niyan ay uric acid. So, sobrang kirot daw po ng kanyang ano, hindi po siya makabangon. So, ngayon, nung uminom po siya, after 2 hours, abay, nawala na daw po yung kirot, nakatayo na. Praise God. Abay, no? Ganda, no? Antindi po, ano? Kaya mga testimony po yan na talagang magpapalakas sa atin, ang paniniwala natin talaga, na yung mga inilagay ng Panginoon sa ating mga herbal, yung mga local herbs natin, ay talaga po ano, magtatrabaho po para sa atin. Hindi po ang Panginoon po, hindi po 'yan magbibigay sa atin ng tawag dito ng isang bagay na useless. No, it's a matter of faith. It's a matter of faith. Paniniwala po na yung mga herbs na 'yan ay ibinigay niya 'yan, itinanim niya 'yan, inilagay niya 'yan sa ating bakuran para sa ating kagalingan. At papasalamat po tayo sa ating mga katuwang ngayon, katulad nito ni Pastor Evangeline, na patuloy, no, na nag-share sa iba regarding po sa ating mga herbs, no? Dahil napakalaking tulong. Hindi lang po ito, it's all about money. Of course, yung kitaan, given na yan eh. Kikita ka naman talaga, nag-share ito. Kaya lang, yung bang nakatulong ka, nakabigay ka ng pag-asa doon sa mga tao na nawala na ng pag-asa, eh, malaking ano po yan, malaking points yan sa atin pagdating sa taas. So, may mga, mayroon pa pong mga katanungan. Mayroon pa bang gusto mag-share o may tanong? Mama Ribic, share ka po, Mama Ribic, yung testimony mo, yung bata na nawala yung bukol. Mama Ribic. Mama Ribic.
Yung Mama Rebic downline ko yun. Ano ay, daw, sir, si yung... Mama Rebic, mga ayat po. Ano ba? Meron siyang i-share, sir, yung... Ayan, nagsasalita na po si Mama Rebic. Mama Rebic, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Ang sir ko lang ano yung unang buhay ko ng plano. Yung pong... Medyo choppy po ang inyong signal, Mama Rebic. Naka-headset po ba kayo? Mama Rebic? Naka-headset po ba kayo? Ang signal ko? Ayan. Okay na, Mama Rebic. Wow. Pinainom din po niya yung anak niyang bagong pangalan. Ginawang pamainat. Yung pala po yung isa, may anak na sa may bayan sa muna. Pagkalabas ng baby, may bukol sa ulo dali. Yung baby daw na dumididi, yung nanay nag-inom ng 12 power herbs, yung baby na dumididi, may bukol, nawala daw yung bukol. Wow, grabe, praise God, grabe. Galing. Napaka, ano no, napaka, nakapanayo, balahibo ng mga pangyayari, ano. Of course, hindi natin pwedeng tumakan ang kapangyarihan ng Panginoon na binibigay sa atin. Of course, Sister Edwin, di ba? Sir Edwin, yan din ang testimony mo, may bukol ka rin, di ba? Na nawala rin. Oo, meron akong bukol na ano rin, na sa, ano, 15 years na rin. Grabe, ano. Ngayon, na-eliminate na, pati yung mga downlines mo ngayon, yun na rin yung naging testimony. Grabe, ang ganda. Okay, so, thank you very much sa mga nag-testimony, ha. Grabe, ang laking tulong po ninyo para doon sa ating mga listener na nawawala na ng pag-asa, na iniisip nila baka wala na po na... tawag dito, gamot sa kanilang mga sakit, no? Wala na pong tawag dito, yung kanilang iniisip, wala na bukas. Ayan guys, yung mga testimony niya na magbibigay sa inyo ng pag-asa, na talagang lahat po ay may kagalingan. Maniwala lang po tayo, at yan po bigay sa atin ng Panginoon. Basta maniwala lang po tayo na may kapangyarihan ng Panginoon na binigay sa atin through sa mga herbs na to. Okay?